Hello, hello! Mega mega love shout out for today's video ay magluluto ako ng ginataang papaya. Ayan, so ayan na yan. Ang ginagawa ko is sinusunugan ko yung nyug, yung kinayod na nyug kasi sa Bicol yan ang kinalakihan namin na pag magluluto ng gata na papaya, ayan susunugan. Tapos yun na ngayong gata. Ayan yung papaya. Ginayat ko na yan kanina. Tapos yung mga tinapa, hinimay-himay ko na rin siya. May unang gata at saka pangalawang gata. Yung unang gata, inano ko muna. Binukod. Tapos yung pangalawang gata, ayan, papaanuhin ko yan. Papakuloin. So, ayan yung unang gata natin. Nilagay ko na yung tinapa. And then, paminta. And asin, bawang, maglalagay din tayo ng bawang, wala yung ano guys, si sibuyas kasi naubusan kami, hindi pa nakapunta ng bayan, nagluto ako niyan kaya wala yung sibuyas. Tapos naglagay ako ng konting ano yung ginisa mix, ayan, hahalo-haloin lang natin yan, and then ayan, i-on ko na yung apoy. Ayan, tuloy-tuloy lang ang ano niyan, ang paghalo para yung gata niya ba hindi mamuo. Ayan, halo-halo lang siya. Ang bango-bango niyan, guys. Iba talaga yung ano, yung amoy ng nyog na sinunog. I-try niyo din. Kasi sa amin ganyan talaga eh. Aantayin ko lang yan na ano na kumulo. Ayan, hinahalo-halo ko lang siya. Ayan, halukay-halukay tayo dyan. Mabilis lang yan kumulo kasi ano, konti lang yung unang gata. Tsaka pag magugulay ng papaya, ang gata talaga is konti lang kasi yung papaya, ano siya, matubig. Nagtutubig talaga siya kaya dapat konting-konti lang talaga yung gata niya. Ayan, malapit na yan kumulo. Walang tigil ang halo dyan, saglit lang naman yan. Ayan. Antay-antayin lang natin ng kaunti. Tuloy-tuloy lang ang ating paghalo-halo. Yan, ganyan dito lang. Sa bahay, yung mga kapatid ko, hindi masyado silang kumakain ng gulay. Kaya pag nagugulay kami, ang kumakain lang halos ako, si mama, si papa. Kasi yung mga bata, hindi nila bet yung mga ganyang luto. Mas gusto nila yung mga karne, mga hotdog, mga ganun. Pero pag ganyan, si Ellie, si Rin, tinatry ko silang pakainin talaga kahit ano lang yung sabaw ng gulay. Inaano ko talaga sila. Ini-introduce ko sila sa mga ganyang luto. Kasi masarap naman, hindi lang nila na-appreciate kasi hindi sila sanay. Kasi growing up, ganyan talaga yung mga luto-luto sa amin sa Bicol. Puro gata. Kaya nagki-crave talaga ako minsan ng ano, ng mga ganyang luto. So ayan na nga, kumulo na siya. Ilalagay na natin ang papaya. Dalawang peraso lang yan na papaya. Pinitas ko yan doon sa tanim ni Jojo. Dalawang malaki, ang dami-dami na ng ano, ng nagayat ko. Dalawang peraso lang yan na ano. Bagong pitas na papaya. So ayan, ilalagay lang natin dyan. Pagkaluto niyan guys, kami lang ni mama halos ang kumain kasi ayaw nga nila. Pero naubos-ubos naman yung sabaw kasi pag kumakain ni mga bata, yung sabaw niyan, yung nilaglagay ko sa kanin, masarap naman siya. Ayaw lang nila talaga yung pinakagulay. Ang dami niya, di ba? Halos mapuno nga yan. Halos mapuno nga yan ang, ano, ang kawali. Sobrang dami. Ayan na nga. Ayan na siya. Uubusin ko lang kasi isang ano yan, isang planggana yan eh. Isang planggana yan. Ayan na, naubos na siya. Kaya, ihahalo-halo ko siya. Ihahalo-halo lang natin siya. Mabilis lang yan maluto kasi maliliit yung pagkakagayat ko. Ayan, ihahalo-halo ko ulit siya guys. Ayan, halo-halo. Para yung nasa ilalim.
umibabaw, tas yung mga nasa ibabaw umilalim. Ayan. Halo-halo lang. Tapos, tatakpan ko yan saglit. Para maluto siya. Saglit lang yan guys, lutuin. Ayan, tinakpan ko na nga siya. Antay-antay lang tayo. Ayan na. Diba? Bilis. Ayan na siya. Oh. Nagtutubig na siya. Diba, konting-konti lang yung gata niya kanina. O, ngayon, napaluto na siya. Nagtutubig siya. Ayan, o. Oh. Dumami na yung ano nga, yung gata. May ilalagay pa tayo dyan yung unang gata niya. Bali, patutuyon. Patutuyuin, tuyuin lang natin yan ng kaunti. Para maging magata siya. And then, ayan na. Halo-halo uli. Nahalo-halo ko uli siya. Walang katapos ang halo. Yan hanggang maluto yan guys. Maghahalo-halo tayo. Para pantay yung pagkakaluto ng mga kulay. So, ayan. Inilagay na natin ang unang gata. Kasi matuyo-tuyo na siya eh. O, diba? Ayan na ang unang gata. Yan na ang magpapalapot sa ating gulay. Yan na yung magiging ano niya. Magiging gata niya talaga. Magmamantika yan mamaya guys. Naku, ang sarap-sarap niyan. Wala lang sili eh, kasi nagkaubusan yung mga puno ng sili dito. Bumagyo kasi. Tapos yung mga sili, parang na-stress sila. Ayun, nagtuyuan yung mga dahon nila. Tapos yung mga bunga nila, naglaglagan. So wala kaming sili. Kaya ayan. Dito kasi sa amin, diba pitas-pitas lang. Kung may bibilin man kami, yung mga wala talaga kaming tanim dito. Sarap yan pag may sili guys. So ayan na nga, na-absorb na ng gulay yung gata natin. Ang ano yan, ang bongga-bongga yan guys. Ang sarap-sarap niya sa kanin talaga. Ayan. Diba? Sarap-sarap. Kahit walang sibuyas, masarap pa rin. O diba? So ayan, aantayin lang natin siya na matuyo-tuyo para talagang magmamantika siya. Tapos, ang sekreto kasi ng pagluluto ng gata guys, lulutuin talaga natin mabuti yung gata natin para hindi siya agad na papanis. Pwede pa siyang ulam kinabukasan, hanggang kinatanghalian pa, hanggang kinahaponan, hindi yan agad mapapanis pag ang gata is lutong-luto talaga. So ayan na nga, kita nyo naman, o diba, konti na lang yung gata niyan, magmamantika yan, bango-bango niyan guys. Hindi lahat kasi familiar sa ganitong luto, yung sinusunugan ng nyug. Ginagawa rin namin to sa saba, yung saba na ano, na mura pa siya, ganyan din ang ginagawa namin, sinusunugan namin yung ano, yung nyug, tapos ginugulay namin yung saba na mura. Mura pa siya. Ang sarap-sarap din niya. Hindi ko pa lang na iluluto yun kasi walang saba na mura dito. Usually, mga matatandaan na siya. Eh, kami dati sa Bicol, ano, pag yung after bagyo, diba yung mga puno-puno, nag-ano sila, nagtutumbahan. Kaya, yung nagagawa namin yun. Ayan na guys, luto na siya. Let's eat! Yummy, yummy!